Hello everyone, yeah, welcome po tayo guys sa ating YouTube channel. Yan, thank you so much sa lahat pong walang sawang sumusuporta sa aking mga faithful supporters, legit friends at sa ating mga kababayang bayaning OFW, no? Kahit sa san sulok man kayo ng mundo, kaya welcome po kayo dito guys sa aking YouTube channel. Kaya yun guys, no, ang ating pag-uusapan po ito ngayon, ito po yung bagong labas na panukala po ni Risa Hontiveros. Alam nyo guys, no, parang anong nangyari ito sa utak niya, parang na kwento na kuha ng virus sa mga komunistang grupo. Hindi ba niya alam na gusto nga natin sugpuin yun? Alam mo ba, Risa, sa dami-dami ng mga bata na ngayon nandoon na sa bundok, nahirahan, nakapaglaban sa ating gobyerno, imbis na may maganda silang kinabukasan, alam mo kung anong nangyari? Nasisira yung kanilang buhay, nasisira yung kanilang magandang kinabukasan dahil po sa itong mga komunistang ito, CPP-NPA. Tapos ngayon, gagawa ka ng panukala na parang kakampi ka doon. Mayroon akong video guys at gusto ko lang i-share sa inyo at kayo na po ang mag-komento dito guys, no? Kaya panoorin po nyo ito guys. Sa panayam ng SMNI News kay Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict 6, spokesperson Prosecutor Fosimer Cris Gonzalez, sinabi nito na ang panukalang batas na isinusulong ngayon ni Senator Risa Hontiveros sa Senado na Human Rights Defenders Bill ay dapat tawaging CPP-NPA-NDF Protection Bill. Kung ilalagay natin yung tunay na layunin ng bill ni Senator Hontiveros, ito yung CPP-NPA Protection Bill. Anya, ang nasabing panukala ay unconstitutional at di dapat suportahan ng mga mambabatas dahil naglalayon itong protektahan ang interes ng CPP-NPA-NDF. At ang sabi doon sa legal opinion ng LCC natin is this proposed bill is unconstitutional. So I stand by the opinion of the Legal Cooperation Cluster that this bill is unconstitutional, and therefore being unconstitutional, our lawmakers should not support it and must not support it. Dagdag pa ng tagapagsalita ng RTFL CAC 6, ang Senate Bill No. 2447 o ang Human Rights Defenders Bill ay sumasalungat sa mga umiiral na batas tulad ng Anti-Terrorism Act, Anti-Money Laundering Law, at Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. At kung maipapasama nito bilang batas, saad ng dating kadre, maaaring ikasisira ito ng gobyerno laban sa mga komunistang grupo. Kung na-railroad ito sa 19th Congress, kasi kung na-railroad ito na pinagbutuhan, yes, okay na yan, go na yan. Kung na-railroad ito at baka ma-railroad sa Senado, delikado ito kung hindi tayo magsalita. Nananawagan naman ang dating kadre sa mga senador na batikusin ang iminumungkahing batas sa Senado. At nananawagan tayo kina Senator Bacco de la Rosa, Senate President Mick Zuberi, Senator Bongo, Senator Tolentino, Senator Amy Marcos at iba pang Senator Robin Padilla. Oo, please, you speak up, senators. Patikusin ninyo ito bago po natin pugutan ng ulo ang ating sariling pamahalaan dahil sa kalokohan, nonsense at mga illegal at walang kahihiyang ginagawang maniobra nito ng CPP-NPA-NDF at nila Risa Hontiveros at mga kaalyado nila sa Senado. Sa kabila nito, hinihimok ng RTFL CAC 6 ang Senado na bantayan ang ipinapanukalang batas ng mga makakaliwang grupo para sa